magkaka-apekto yun sa channel mo, lalo na sa monetization mo. Pwede kang hindi ma-monetize. Or... So, bago po natin simulan, thank you so much sa Glay Cosmetics para sa kanilang All Blush Dewy na gamit natin ngayon. Kaya ayan, medyo may pagka-orange ang ating lips at ang kanilang lip scrub na Sinaya. Ayan, lip scrub siya mga kumare. Kaya add cart nyo na lang sa Shopee nila. Search nyo lang ang GLY Cosmetics. At sa Azura naman, sa kanilang necklace, ayan, ang kanilang Sparkly Coins Choker Necklace. Ayan, at ang kanilang Curvy Lippy Earrings. Ayan. So, for today's video, this is most requested mga kumare dahil gusto nilang malaman kung paano ba tayo na-monetize at ano ba yung mga dapat at hindi dapat nilang gawin sa ating mga small YouTuber tulad natin. So, ano nga ba yung mga dapat at dapat nating malaman bago ma-monetize at makaka-apekto sa mga channel natin? A few moments later. So, dapat ang mga videos natin naka no, this is not made for kids. Kasi may choices doon na yes, this is made for kids and this is not made for kids. Okay. Kaya dapat naka no 'yun kasi pwedeng maka-apekto 'yun sa ating channel, pwedeng ma-disable ang ating subscription bell or notification bell at saka pwede din 'yun maka-apekto sa monetization natin. A few moments later. At kapag in-start mo ngayong year ang pag-YouTube mo, meron ka lang 12 months or para ma-reach natin ang requirements ni YouTube. Okay, so 12 months lang 'yun. So kung in-start mo ngayong August, next year ng January, pwede pa siya basta hindi pa siya nagte-12 months. Kasi kapag lumagpas na sa 12 months at hindi ka pa rin monetize, babalik po sa zero ang counted ni YouTube. Lalo nang ang hirap i-reach ng 4K watch hour. Sa 1K subs, pwede. Pwedeng ma-reach natin siya within 12 months. Pero ang 4K watch hour ay sobrang hirap pong i-reach. Lalo na madami tayo ngayong small YouTuber na naglalaganap sa YouTube world. A few moments later. At dapat ang mga ginagamit nating music, pictures, video na kinocompile natin sa mga videos natin, dapat lahat po yun ay nakakredited. No! God, please, no! No! So, kapag nagkaroon kayo ng copyright claims or copyright strike, delete nyo na po yung video nyo kasi pwedeng maka-apekto yun sa monetization natin. Pwede kayong magkaroon ng one strike kay YouTube at mahihirapan kayong i-approve ni YouTube. Kaya minsan kasi kapag copyright strike, mild lang po yun. Pwede pa natin siyang i-change music, i-mute, or i-delete yung video. Pero kapag copyright strike, kahit i-delete mo yun, I guess meron pa rin siya. Kasi sa akin, nagkaroon ako ng copyright strike, pero hindi copyright claim. Ganon. So, kapag copyright claim, ang alam ko, meron agad talaga siyang tali kay YouTube. Kaya dapat yung mga ina-uploads ninyong video na pumapasok or mga memes, dapat lahat po yun ay naka-copyrighted music or videos. Kasi kapag yung owner nakita yon or na-recognize, pwede nilang i-report yung channel nyo at papatawan na kayo ni YouTube ng copyright strike or copyright claim. A few moments later. Magkaka-apekto yun sa channel mo, lalo na sa monetization mo. Pwede kang hindi ma-monetize or mahirapan kang i-approve ni YouTube kasi meron kang nalabag na kanilang rules or policy. Kaya dapat lagi nyo binabasa yung mga yon, yung mga rules and regulation niya, kung ano yung mga dapat na dapat ang content mo ay walang about sa drugs or about sa abuse, ganon, sexual abuse, ganon. Basahin nyo yung mga yon para makaiwas kayo na magkaroon ng content na ganon kasi pwedeng magka-apekto yon sa inyong mga channel. A few moments later.
At saka nga po pala, kapag na-disable yung description or yung subscription button nyo or notification bell po ninyo, dapat i-check nyo lagi yung videos nyo. Dapat lahat naka-know yun. Kung meron man yun, i-know nyo agad kasi hindi ma-open yung notification bell ninyo hanggat may naka-yes po doon. Kasi iba yung content ng yes, this is made for kids and no, this is made for kids. Kahit na sabihin yung rated 16 plus or below yung mga content ng video nyo, dapat naka-know pa din po. A few moments later. Kasi yung iba tinatanong nila kung paano magkaroon ng maraming views. So, dapat yung content mo tugma doon sa pagpo-postan mo. Kung percent creator ka, sumali ka sa mga group. Doon mo i-post yung mga ano mo, videos mo, yung mga links mo para mapanood nila. Tapos kung about vlog naman, sumali ka din sa mga group na mga about sa vlog or kung ML man yan or streaming, sumali ka din kasi maraming group or Facebook group ngayon na naglalaganap. Pwede nyong salihan yung mga yan, tapos share nyo lang ng share yung mga links, yung mga videos, maglagay kayo ng unting description kung about saan yung video nyo na yon para mapanood nila at maklik nila yung channel nyo or yung video na ina-upload ninyo. Isa din na pandagdag views natin ay ang ating thumbnails. Yung iba, clickbait ang sinasabi nila kasi nakukuha nila yung interest ng tao kasi doon sa kanilang thumbnails or title. Na kunyari, si ganito ay break na, kami ay break na, na-prank si ganito ganyan. Pero pag binuksan mo yung video, iba yung kinakalabasan. Pero yung iba, medyo naiinis na doon. Kaya dapat kung ano yung video nyo, kung saan yun, about yun, yun ang ilagay nyo yung title nyo at saka sa thumbnails nyo. And that's for all today's video, mga kumare. I hope na nakatulong ako sa ating mga small YouTubers. So, itong share kong to ay about lang naman sa experience ko at sa nalalaman ko. Siyempre, small YouTuber pa din naman ako. Hindi ko pa masyadong gamay lahat ng pasikot-sikot sa YouTube. Kasi, ayun, bago pa nga lang tayo. Sa monetization, medyo pag-uusapan natin siguro yung next video natin kung paano ako na-monetize, kung ano yung mga naging struggle ko bago ako na-monetize, at saka kung paano ba yung kitaan sa YouTube, okay? Pero ako, hindi pa po ako kumikita, kaya yung mga nagpapalibre dyan, ganyan-ganyan, wala pa po tayong kita, mga kumare. Pero soon, pag nakakuha na tayo, i-update ko ulit kayo. At bago matapos ang video na to, shoutout ko lang po at isubscribe nyo na din ang kanilang mga channel. Tulad nila, Rayalyn and Rayalyn's channel. Okay, etong channel nilang to, subscribe nyo na din. At si Ubi Imperial, ayan, search nyo na din sila at isubscribe nyo na din ang kanilang mga YouTube channel. Dahil support small YouTubers tayo dapat, mga kumare. Huwag tayong nagpapataasan, dapat hinihila natin. Kasi syempre doon din tayo galing. Para makatulong na din tayo syempre, di ba? Kasi ano ba naman yung isang subscribe nyo, hindi naman naka-counted or nababawasan yung YouTube ano nyo, account, diba? Tulong nyo na din yun sa kanila. And that's for today's video, mga kumare. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Don't forget to click subscribe and hit notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. So, God bless and keep safe, mga kumare. Bye-bye!